Hello everyone, ako po si Ben Francia and welcome to Habilin Farms. Habilin Farms is a permaculture farm dito sa Tayabas, Quezon. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com, your original, trustworthy online palengke. Permaculture is an approach po to farming na kung saan ay ginagamit natin ang mga patterns in nature sa pag-design at pag-cultivate ng ating mga crops natin. So we make sure na yung mga practices natin is syempre hindi lang focus on production, but also we want to make sure that it is sustainable and hindi harmful sa environment. So isa po sa practice natin in permaculture ay yung paggawa ng raised bed. Okay, ang raised bed po kasi ay isang magandang pamamaraan na kung saan ay sustainable, hindi harmful sa environment, pero at the same time, it guarantees a good productivity para sa ating mga gulay na itatanim. Magde-demo lang po kami sa inyo kung paano paggawa ng raised beds. Pero before that, let me talk a little bit about the benefits of using yung raised bed versus yung traditional na parang magpa-plot ka lang, okay? Kasi with the raised bed, mape-preserve natin, syempre, hindi natin bubungkulin yung lupa, okay? Kasi dito, pinipreserve natin yung natural topsoil, hindi natin binubungkal. So ano ba yung disadvantage kapag binungkal mo yung lupa? Kasi pag binungkal mo yung lupa, mangyayari kasi may expose yung mga microbes dyan. Okay? And yung microbes, sila yung nagpapanatili ng magandang kalusugan ng lupa eh. Okay? And at the same time, if you till the soil, meron yung may carbon emission yan. And you release the carbon sa ating atmosphere. So hindi ganun kaganda para sa ating environment. So, with the raised bed, we preserve the topsoil, okay? Thus, it's more environment friendly. In addition to that, meron kang raised bed, so elevated siya na ganito, meron siyang ganitong sidings. Mas protected din siya sa weeds. Yung weeds na nandito sa labas, hindi ganun magko-crawl papasok. One other advantage of a raised bed na na gardening approach, mas na pe-preserve niya yung moisture. So with that, ibig sabihin mas less yung need mo to water yung mga pananim mo. Next step, syempre prepare natin yung pinaka frame ng ating raised bed. You can use any material, kung ano yung material na available sa inyo. So dito, naglagay lang tayo ng parang bakod ba, no? Okay, so in this case kasi, ang ginamit natin is yung saha ng saging o yung trunk ng saging. Bakit trunk ng saging? Kasi yun ang available dito, right? In permaculture kasi, we make sure na sustainable, meaning less ang dependency natin sa external inputs. So since abundant ang saging dito, okay, so ginamit namin yung saha ng saging. Pero we have other options din naman, like dun sa raised beds namin sa kabila, ang gamit namin ay kawayan. But for demo purposes, we want to show you na itong option na ito is something that you can utilize. So, ano pa ba ibang materials? Depende kung ano available sa inyo. Kasi itong ginamit namin, kasi ito yung available sa amin at abundant sa amin. Kung marami kayong kawayan, kung meron kayong mga spare na, let's say, mga kahoy-kahoy, may paleta kayo, you can also use siguro mga bato. Meron ako nakita ang gamit nila, mga bunot ng nyog. Okay? So those are additional options. Meron din ako nakikita ang gamit nila is concrete or hollow blocks. That is still an option. If you prefer that, pwede rin yun. Pero para sa akin, mas prefer ko yung natural materials. Siyempre, hindi ka na gagastos, mas tipid. Next step, i-prepare naman po natin yung mga materials na ile-layer natin or yung ilalasanya layer natin sa ating raised bed. Unang layer na gagamitin natin ay yung mga malalaking chunks ng wood. Alright, so once na-build na natin ng ating frame, the next is to layer all the materials, yung pinaka-media na gagamitin natin sa ating raised bed.
So ano ba yung unang material na gagamitin natin? We start with the materials na medyo mas bulky. So in this case, mga nabubulok na kahoy. Okay, so ito mga inaanay na, mga matagal na natambak to ng mga old firewood. Okay, so loose na siya. Ili-layer lang natin as, as the first layer. Yan. Okay. So, marami po kaming mga kahoy na mga nabubulok. Ayun ang una naming ni-layer. Then, next step is to layer naman yung mga maliliit na parts na wood or maliliit na branches para pwede natin isisingit-singit in between doon sa mga malalaking chunks na branches. After this layer, syempre maghahanap naman tayo ano yung material sa medyo mas maliit sa kanya para pwedeng isingit-singit lang in between. So in this case, naghanap tayo ng mga twigs. Yan. So para saan ba itong ano, itong mga kahoy na to at mga twigs na to? Ito ay good source of ano, of carbon. Kasi pag nag-compost tayo, dalawang ano lang naman 'yan eh, dalawang materials lang naman talagang gamit natin pag nagko-compost tayo eh. Meron tayong carbon, meron din tayong nitrogen. Next na ilalagay naman po natin ay yung mga maliliit na ano na chips ng wood. Kasi dito po ay marami kaming mga projects na kawayan. So yung mga pinagtabasan ng mga kawayan, yung mga pinaglagarian, okay, pwede natin ipunin yon ay na ilalagay natin as a third layer. So all the wood, regardless of the sizes, okay, these are good sources of carbon. Ito naman, mga wood chips, specifically mga ano, mga pinagtabasan ng kawayan. So take note lang of how we ano, sequence the layering. We started with the bigger chunks, yung medium size, then the small size para mas ano, mas madali siya i-fit. Mas na ma-maximize natin yung space and the volume of materials nung media na ilalagay natin sa ating raised bed. Dito sa mga gilid-gilid na to. Make sure kapag ka meron nahahalo na, let's say ito, goma, mga tali, tanggalin nyo kasi hindi nabubulok yan eh. Next layer naman would be a source, good source, a rich source of nitrogen. So in our case, ang gagamitin natin ay manure ng livestock. Marami kaming naipon po na manure ng kabayo. So ayun ang ginamit namin as the next layer, which would eventually kumbaga help in the speeding up of the decomposition. Ito yung ano, yung dung ng kabayo. Actually any type of manure will do. Yung manure is a good source of nitrogen, right? So, like what I said, make use of whatever is available do sa farm nyo or dun sa ano nyo, sa garden nyo. Kung meron kayong chickens, you can use chicken manure. If meron kayong mga ducks, you can use duck manure. However, kung wala kayong livestock, kung wala kayong source of manure, at hindi naman kayo makakakuha, let's say, sa kapitbahay or sa nearby na farm na merong alaga na livestock, use whatever ano, whatever source of nitrogen that is available. One good source of nitrogen is itong ano, itong madre de cacao. Okay? So, particularly use yung greens. Yan. Okay, so, pwede mong, yan, ganyan lang. Mga dahon. Layer mo lang siya. Yan, sample lang yan. One purpose din of the livestock manure, speeds up the decomposition process or decomposition na ano time dun sa mga initial carbon materials na nilayer natin sa ilalim. After that layer, lalagyan naman natin ng regular soil. Regular soil that is sourced
doon po sa area natin, doon sa vicinity, para magkaroon ng source of indigenous microorganisms yung raised bed natin. Ilalayer lang natin ng regular ano, regular soil. So para saan ang ano, regular soil? Syempre it adds to the bulk nung ano, nung raised bed natin. It adds bulk. Okay. Tapos yung lupa kasi, ito yung lupa na galing dito. Anong meron ba dun sa lupa na yan? Syempre yung mga indigenous na microorganisms na nandito na, okay? Nandito sa ano? Nandito sa lupa na to. So parang it also serves as microbial inoculant ng mga ano, yung mga indigenous microorganisms dito sa ating ano, raised bed. Yung next layer lalagay natin on top of the ano, the regular soil would be the compost. Next layer that we have here is compost. Okay, so ito ay mga kumbaga nabulok na ng mga different farm waste that we have. Merong sunog na ipa, merong sariwang ipa, merong mga dried wood, mga coconut husk, iba-iba na to. Okay, so iba-ibang mga farm waste, mostly mga plant-based na nabulok. Ihalo natin siya dyan. So tingnan nyo yung difference ng color, mas dark siya oh, compared to sa regular soil. It's compost. Ang last layer po natin, yung pinaka-rich natin na source ng ano, ng nutrients would be yung vermicast or yung vermicompost. Okay? Kasi meron tayong vermiculture dito, marami tayong alaga na bulate, so yung pinoproduce nila na vermicast and vermicompost, ayun ang ilalayer natin on the topmost part of our raised bed. Vermicompost. Hindi pa 'to yung ano, yung purong vermicast kasi halo pa yung ano nito, yung ibang mga compostable materials. Kapag sinala mo 'to, ayun yung makukuha mo yung purong ano, vermicast. Pero since hindi naman natin ibebenta yung vermicast, gamitin na lang natin what is available. Use this vermicompost. So notice din yung ano, yung color niya mas dark siya. Usually the darker the ano, the planting medium is, the more nutritious dense they are. Yan. Scatter na natin sa ibabaw. So after layering all those materials, ang next natin na gagawin before we ano, we finish the whole process, kailangan pong diligan. Be generous in the ano, the watering of your raised bed para ma-guarantee na mag-penetrate yung tubig hanggang sa pinakailalim ng last ng pinakaunang layer. Sige, so any ano lang, maski kung may hose kayo, meron kayong ganyan ligador. So water nyo lang generously hanggang sa manoot yung ano, yung water. Yan, kasi that's good for the ano, for the bacteria para mas mag-multiply sila. Tsaka mas ano, mas mabilis ang decomposition kapag ano kasi pag moist. Then before we leave that ano, that raised bed after diligan, takpan po natin. So takpan natin ng kahit anong available materials. Kung meron kayong mga dahon ng saging, katulad dito sa amin, dahon ng saging ginagamit namin. Kung meron kayong mga leaves, mga grass clippings, kung wala naman, maski sako, okay din lang. Pero syempre mas maganda kung ano, kung natural material para hindi po matuyo yung dinilig natin na tubig dun sa ano, dun sa raised bed at manatiling moist for the microorganisms to ano, to populate the raised bed. The last step
is i-mulch lang natin siya. Or i-cover lang natin. So, kung ano yung pwede nyo i-cover, kung anong materials ang available, yan. Yun ang gamitin nyo. So, in our case, marami kaming dahon ng saging. Tinatakpan lang namin ng dahon ng saging. So, para saan yan? Unang-una, ano, para hindi mag-evaporate yung, ano, yung moisture, ma-maintain yung moisture level sa loob ng, ano, ng raised bed. And at the same time, para rin hindi gaanong maarawan. Kasi kapag naarawan siya, ano, na-expose yung bacteria, tendency is, ano, kumbaga mamamatay sila. So, mas mape-preserve yung, ano, yung environment for the, ano, for the bacteria, for them to multiply. Siguro, additional notes. It's really up to you kung saan yung area na pwede. Okay? So, if you will be planting, let's say, sun-loving na, ano, na vegetables, syempre, ilagay nyo sa exposed na area. Kung gusto nyo magtanim na medyo shade-loving, ilagay nyo sa may partial shade. In our case, we selected this area kasi meron siyang segment o meron siyang area na merong konting shade. Meron siyang area na exposed sa sunlight. So, what it does is, it creates, kumbaga, a variety of microclimate in this small area lang. So, with a variety of microclimates, ibig sabihin nun, you can also plant a variety of different vegetables, both sun-loving and shade-loving. Ayan. So, this is, ano, this is a good practice. Nakita nyo naman, hindi, ano, hindi ganun ka kahirap. Hindi ka magbubungkal, okay? You just need to make sure na marami kang materials available na ile-layer. Imagine this kind of ano of practice allows you to store parang a reserve of nutrients nasa ilalim niya na available so do sa plants mo. So that's why this kind of approach very minimal ang ano ang need to fertilize, very minimal din ang need to ano to water. In terms of the proportion of the materials na gagamitin, there's no strict rule really. Sa akin, ano, ang sinusunod ko lang basta meron tayong enough half portion na carbon, half portion na ano na nitrogen. So ano ba yung carbon? Yung mga kahoy, yung mga twigs, yung mga wood chips. Ang nitrogen mo would be yung ano, mostly yung manure, okay? And the vermicast. Meron ka rin ano, may lupa ka rin to add in the ano, the diversity of microorganisms. But then again, walang ano, walang strict rule. Make sure lang na naka-layer ang ano, ang pagkakaano mo, pagkakalatag mo. Ang isang tawag doon sa approach na 'yon, ano, do sa layering na 'yon, lasagna. Lasagna layering, okay? And in the lasagna layering, notice mo sa lasagna layering, ano lang equal layers lang siya, di ba? So, you don't have to be very complicated. Hindi mo na kailangan mag-compute kung ilang percent, okay? Just make sure na meron kang enough layer for each of those, ano, those materials. You don't have to follow strictly yung materials na binigay ko. Just make sure lang na meron kung ano yung available doon sa farm nyo, kung ano yung available sa garden nyo, ayun ang gamitin nyo. Siguro ang tatanungin nyo kung kailan pwedeng magamit. Okay, in our case, normally pinapahinga lang namin siya for a few days. Fastest would be around 3 days. It can go, let's say, longer, maski 1 week, even up to 2 weeks. Pero kung nagmamadali ka, 3 days is enough. Pwede mo nang tanggalin yung cover, pwede mo nang tamnan siya. Okay? So thank you so much. Ako po uli si Ben Francia of Abilin Farms, a permaculture practitioner. And maraming salamat po sa panonood. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.